Masayang araw, mga channel, at welcome ka dito sa ating otep TV Tagalog tutorial. Medyo matagal-tagal na rin nung huli tayo nag-upload about sa ating mechanical electrical tutorial, kaya napaisip ako kung ano ba yung pwede nating pag-usapan. Alam ko mga ka-channel, marami sa atin ang nakakaalam nito, pero hindi naman lahat ay aware kung paano ba natin kinukompute yung ating monthly energy consumption o yung ating electrical consumption o yung tinatawag natin na monthly electric bill. Sa tutorial na to ay matutunan natin kung paano ba natin ini-estimate o kinukompute yung ating daily or monthly energy consumption o yung ating monthly bill ng ating mga kuryente na minsan ay nagugulat tayo kapag dumadating yung ating mga monthly bill. Pero ito ay dumidepende pa rin naman sa mga appliances na pinagamit natin. Kaya kung di ka pa nakasubscribe at nakadaang pa sa ating channel, don't forget to like and subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell na makikita mo dyan sa baba para lagi kang ma-notify, updated ka sa tuwing meron tayo mga tutorial at mga bagong upload. Bago nga natin maintindihan o maunawaan kung paano ba kinukompute ang ating monthly or everyday electric bill, ito ay dumidepende sa mga appliances na ginagamit natin sa ating mga tahanan. Siyempre, kapag lumalaki yung power demand, mas lumalaki yung chance na tumaas ang ating mga electric bill. Sa mga appliances natin, common natin na makikita ang mga unit na to. Ito yung W, kW, at HP. Ito nga yung watts, kilowatts, at horsepower. Ang mga unit symbol na ito ay tinatawag natin na power demand. Katulad ng mga electric fan, mga ilaw, TV, or aircon na madalas nga natin ginagamit. Bakit ba natin kailangan malaman to? Dahil para makompute natin ang ating electric or energy consumption, kailangan nga natin i-multiply ang power sa time. O energy is equal to power times time. At para naman makompute natin ang ating actual cost ng kuryente na nagamit natin, yung cost natin is equal to energy use multiply tariff per kilowatt. Ano naman yung tariff per kilowatt? Ito yung rate ng mga power provider katulad ng Meralco, Sibeco, Sipalco at iba pa. At tandaan din natin na ang presyo per kilowatt hour ay nagbabago buwan-buwan. Dumidepende ito sa bawat location na pinalalagyan natin. Dito naman tayo ngayon sa kung paano ba natin kinukompute yung ating monthly electric bill o yung ating energy consumption. Halimbawa, meron lang tayong apat na ilaw na ginagamit sa loob ng bahay. Ang bawat ilaw ay pagpalagay natin na 25 watts. By computing of energy, power times time, meron nga daw tayong apat na ilaw, 25 watts ngayon bawat isa. Kunin natin yung total watts ng apat na ilaw. So, bali 25 watts times 4 bulbs is equal to 100 watts. Tapos i-convert naman natin yan sa kilowatt, kasi kilowatt ay yung ginagamit natin para sa ating monthly consumption. Para may multiply na natin yan sa time, yung 100 watts i-convert natin sa kilowatt. Ang 1 kilowatt is equal to 1,000 watts. I-cancel natin itong watts, tapos proceed tayo sa division. 100 divided by 1,000 is equal to 0.1 kilowatt. Based nga dun sa ating formula na energy is equal to kilowatt times time, pagpalagay natin yung ilaw natin ay ginagamit natin ng 5 hours sa isang araw. So, ibig sabihin, 0.1 kilowatt times 2 5 hours is equal to 0.5 kilowatt hour. And then, imumultiply naman natin yan sa 30 days para makuha natin yung ating monthly consumption. So, 0.5 kilowatt hour times 230 is equal to 15 kilowatt hour. Tapos, para makalculate natin yung cost, cost is equal to kilowatt use times per tariff. So, ibig sabihin, 15 kilowatt times 10. 10 yung ginamit ko kasi yung sa aming tariff per kilowatt ay 10. Depende yun sa location nga na kanilala. Sabi ko nga, nagkakaiba tayo ng tariff per kilowatt. Depende sa ating mga power provider. Is equal to 150 pesos. Ito na yung ating monthly cost para sa ating apat na ilaw na merong 25 watts na ginagamit araw-araw sa loob ng 5 oras.